Paano mo nga ba malalaman kapag malapit ka ng yumaman? Ano-ano ba ang 10 signs na masasabing payaman ka na? Panorin mo itong gandulo at importanteng maunawaan mo yung number 8 dahil marami sa atin ang pumapalya dito. Pero before we start, ilike mo na rin ang ating video. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, financially literate ka na. Malapit ka ng yumaman dahil kaya mo nang i-handle ang kaperahan mo. Dahil sa paglaan mo ng oras sa iyong financial education, ay for sure na makakagawa ka na ng mga informed decision na makakatulong upang mapanatili at mapalago pa ang pera mo. Kaya mo na rin mag-ipon. Alam mo dapat kang maging matipid. Gumastos lang kung kinakailangan. At alam mo na kung paano pa palaguin ang pera mo ngayon. First step ang financial literacy sa pagyaman ng isang tao. Number 2, konti na lang kaibigan mo. Naranasan mo na bang mawala ng kaibigan dahil sabi nila nagbago ka na ng ugali? Di mo lang napautang yung kaibigan mo na ito ay di ka na rin kinausap ulit. Kapag kasi nagkakaroon ka ng matinding mindset shift pagdating sa finances mo in life, mafi-filter mo din ang mga tao sa paligid mo. Sadyain mo man ito or hindi. Nauuna mo na ang sarili mong bills, expenses at goals towards financial freedom. Kasi isipin ng ibang tao at umiiwas ka na sa mga unwanted or unplanned loss of money tulad ng pagpapautang o unnecessary na gastos at gala. Ang matitira na lang talagang tunay na kaibigan mo ay yung mga taong susuporta sa mga goals mo sa buhay. Iangat ka at hindi ka hihilahin pababa dahil sa inggit. Di rin kasi nadadaan sa quantity ng friends kundi doon sa quality. Anin mo naman yung 20 kaibigan mo na puro bisyo at bad influence lang ang dulot sa'yo. Number 3, malaki na ang savings mo. Payaman ka na talaga dahil alam mo sa sarili mo na marami kang nakatabing pera. Ito yung pera na nandyan lang kung kailangan mo. Hindi siya yung para sa emergency funds or para sa mga gastusin sa bahay. Ito yung pera na pwede mong magamit sa iba pang mga bagay tulad ng pagpapalaki pa ng negosyo, para sa mga properties at sa iba pang investment. Kumbaga, dami mong nakatabing extra na pera o savings na magagamit mo para maka-execute at makapag-take risk sa mga paparating na opportunities sa buhay mo. Ito yung perang nandyan lang at may freedom ka na gawin ang kahit na ano pang gustuhin mo. Number 4, may pag-aari ka na. Sobrang lapit mo ng yumaman kung may mga ari-arian ka na. Pwedeng bahayan, kotse, meron kang sariling negosyo at iba pa. Pero take note, hindi lang ari-arian na mga puro luho o liabilities lamang. Nakapag-accumulate ka na rin ng mga assets na kaya magbigay sa'yo ng income kada buwan or pwedeng mag-appreciate ang value at makapag-generate ng passive income para sa'yo. Payaman ka na lalo kung hindi ikaw yung tao na mema lang. May masabing may bahay o kotse lang e pwede na yan. Kahit na in reality ay hindi naman talaga afford na bilhin. Halos magkanda kuba na makabayad lang sa monthly or sobrang mabaon at matali sa utang for many years. Wala namang masama sa mga utang na ito pero kailangan mong maisip na hindi ito biro. Kailangan mong pag-aralan at huwag pilitin para lang makapagyabang ka at masabing payaman or mayaman ka na kahit hindi naman. Number 5, di ka natakot kay Judith. One of the major signs ng pagyaman ay kung hindi ka na masyadong nag-alala sa mga due date o mas kilala natin sa pangalan Judith. Ibig sabihin lang nito na napakahusay mo na sa pag-manage ng finances mo dahil meron ka na rin sapat na pera pambayad sa mga expenses and bills nang hindi mo na inuutang o kaya naghahagilap pa ng pera. Komportable ka na sa lifestyle mo ngayon at meron kang peace of mind at kaya mo matulog na mahimbing gabi-gabi na walang iniisip na wala kang pera kinabukasan. Kumbaga nakawala ka na sa financial stress na dulot ng kakulangan sa pera. Number 6, di ka masyado nag-check ng price tag. Dahil nga payaman ka na, hindi ka na masyadong nakafocus doon sa cost ng bibilhin mo. Pero mas nakafocus ka na doon sa quality or value ng product. Hindi mo na lagi iniisip kung ano ba yung pinakamura na option. Bagkus ang nasa isip mo ay sino yung may the best na quality na product na pwede mo magamit ito sa mahabang panahon. Hindi ka na rin kasi masyadong tight sa budget na kailangan eksakto ka lagi. Dahil kung hindi pasok sa budget, kakapusin ka sa pera. Mas flexible na ngayon yung budget mo at marami ka na rin options.
Although hindi ka na masyadong nakatingin sa presyo, importante pa rin na panatilihing maging mindful sa spending habits mo at hindi ka mauwi sa bili lang ng bili kahit na mala-reckless spending na yan. Number 7, malaki o madami ng source of income. Syempre kapag magaling ka sa pera, plus malaki pang income mo, for sure na payaman ka na dahil meron ka ng sapat na financial discipline. Yan ang the best na combo kung isipin mo. Tapos kahit malaki ang kinikita, kaya pa rin makapag-save ng money, makapag-invest to make more money, at hindi basta-basta tumataas ang lifestyle. Pwede rin na hindi ka na lang sa isang sahod kumukuha ng pera ngayon. Posibleng mayroon ka na ding naputap na business na tuloy-tuloy pa rin ang kita or investment na nagpapalago at nagbibigay din sa iyo ng pera araw-araw o buwan-buwan. Yung payaman na tao, na-realize nila na importante na mapalaki ang kanilang kita nang sa gayon ay hindi sila mahirapan sa mga gastusin o kung sakaling may mga emergency na pangyayari. Sa oras na naging stable na ang kita sa kanilang main source, dun pa lang sila sumusubok na gumawa pa ng ibang source of income. Dahil mahirap din naman na pagsabay-sabayin mo mga ginagawa mo kasi mawawala ka lang sa focus. At baka nga mas lalo pang lumiit yung kinikita mo. Meron nating wrong sa pagkakaroon ng multiple source of income. Para at least kung mag-suffer ng matindi yung isa mong income, ay for sure na meron pang ibang papalit na income. Number 8, wala kang utang. Isa pang sign na sobrang lapit mo ng yumaman ay yung debt-free ka na. Or kung may utang ka, ito ay manageable naman at hindi ka na-stress para lang bayaran ito. Hindi rin kailangan na magsakripisyo ng todo yung income mo para lang makabayad ng utang. Isa pa ay kaya mo magbayad ng full kapag umutang ka gamit ang credit card mo. Kung may utang man ay usually for convenience lang or para sa ikakalago pa ng business. Naintindihan kasi ng mga taong payaman ang kalagaan ng pagkakaroon ng good debt at hindi puro bad debt na dahil lang sa mga luho o unnecessary na paggastos. Number 9, may pake ka sa health and wellness. Dahil maganda na rin ang financial situation mo ngayon, mas nabigyan mo na ng pansin yung health and wellness mo. Mas nakikita mo ito as investment para sa iyong future. Anin mo nga naman ang pera kung hindi ka naman healthy at may sakit ka pa. Kaya priority mo na rin ang pagkain ng tama, pag-exercise regularly, pagkakaroon ng sapat na tulog at pahinga, at pagkakaroon ng maayos na mental state. Hindi naman pera lang ang greatest asset na meron ka, pero ito rin yung pagkakaroon mo ng maayos na mind and body. Bagong number 10, quick recap muna tayo ng signs na malapit ka na yumaman. Number 1, financially literate ka na. Number 2, konti na lang kaibigan mo. Number 3, malaki na ang savings mo. Number 4, may pag-aari ka na. Number 5, di ka natakot kay Judith. Number 6, di ka masyadong nag-check ng price tag. Number 7, malaki o madami ng source of income. Number 8, wala kang utang. Number 9, may pake ka sa health and wellness. Kaya dumako na tayo sa panghuli nating sign na malapit ka na yumaman. At ito ay number 10, natutupad na yung mga pangarap mo. Marami tayong pangarap na gustong marating, tulad na lang ng pagyaman. Kung natatandaan mo at nailista mo yung mga goals mo sa buhay at unti-unti mo na itong nakukuha, aba, congratulations sa'yo! Maring bahayan, kotse, maayos na health, nakapag-travel ka na ng maluwag, may matagumpay kang negosyo, at iba pa. Malaking sign ito na on the way ka na talaga sa pagyaman. Napakasarap sa pakiramdam na nagbubunga na ang mga paghihirap at pagtitiis mo, diba? Unfortunately, ang iba sa atin kapag umabot na sila sa ilang mga signs ay bigla na lang sila napanghina ng loob o di naman kaya ay naiinip. Napapaisip kung kailan ba talaga mararating ang finish line. Nagkakaroon sila ng negativity mindset kumbaga. Ang totoo niyan, kung ilalagay natin sa positivity mindset, imbis na isipin mo kung gaano ka nakalapit or kalayo sa finish line, yung layo mo na sa starting point ang mas dapat mong mapansin. Di mo lang kasi napapansin na malayo at marami ka na palang nagawa. Kaya pagpatuloy mo lang yung anuman ang iyong ginagawa na nagpapayaman sa iyo ngayon at mag-focus ka sa positive.
Lagi mo lang tatanda ng mga katagang malayo pa pero malayo na. At eventually, mararating mo din yung nice mong finish line.